Hi mga ka-agrikultura! Muli po, dito po ako ngayon sa rooftop para sa urban gardening. Mga ka-agrikultura, ako po ay may isang kasabihan. Pagtanim at kumain ng gulay para humaba ang buhay. Muli po, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa ating petchay. Update po tayo sa ating petchay. Ang mga agham na pangalan ng ating petchay ay tinatawag ito na Brassica rapa. At mayroon pang ibang mga pangalan ng vernacular. Ang petchay ay isang erect biennial herbs na lumalaki ng 15 to 30 cm ang taas as a vegetative state. Ang petchay ay isa sa malulutong na gulay na madaling lumaki sa mga lalagyan katulad ng ating plastic pots. Ito ay isang napakatanyag na gulay sa lutuing ng mga Chino at sa timog silangang Asya. Sa mga bansang nasa kanluran, kilala rin ang petchay bilang isang bok choy o pak choy. Ang mga dahon nito ng petchay ay makinis at kulay berding-berde na bumubuo ng isang kumpol na katulad ng isang mustasa na gulay. Dito sa Pilipinas, kadalasan ay inilalagay ang mga dahon ng petchay sa mga sabaw na katulad ng nilagang baka o nilagang karne ng baboy, at pwede rin ito magamit sa tinolang manok, at pwedeng-pwede rin gawing adobong petchay gamit ang toyo. Ang pakinabang ng petchay sa ating katawan, ito ay nagbibigay ng iron, phosphorus, calcium, magnesium, zinc, mga vitamin K sa petchay. Ito ay lahat ay nag-aambag sa pagbuo at pagpapanatili ng istruktura at lakas ng buto sa ating mga katawan. Ang iron at zinc ay naglalaro naman bilang importanteng papel sa paggawa ng ating collagen at paglaki nito. Ang phosphorus at calcium ay parehong malaking mahalagang papel sa estruktura ng ating mga buto. Kailangan ba ng petchay ng patubig? Gumagamit ako lamang ng hugas bigas sa aking patubig. Ang hugas bigas ay ginagamit ko sa pandidilig tuwing umaga. Ang hugas bigas ay mayaman sa mga iba't ibang nutrisyon na kailangan ng ating halaman petchay upang maging malusog. Dito sa Pilipinas, kadalasan ang steamed rice ay siyang pinagkukunan ng hugas bigas bilang isang sangkap na hilaw na pagkain. Kaya madali tayo makakuha ng mga hugas bigas. Pwede natin ito mahingi sa ating mga kapitbahay na mga mababait. Ang mga halamang petchay na nangangailangan ng sikat ng araw ay halaman na maaring lumago na bahagyang lilim. Kailangan nilang makakuha ng hindi bababa sa 4 oras na direktang sikat ng araw upang mabilis at malusog ang paglaki nito. Sa pag-aani ng mga petchay, itong petchay natin ay handa na para sa pag-aani matapos ang 3 linggo. Ang mga dahon ng ating petchay ay handa na para anihin
kapag nakatanim sa mga lalagyan katulad nito, ang mga laman ng petchay ay hindi lumalaki gaano. Di tulad ng nasa mga taniman na nasa bukirin. Gayunpaman, ang isang mahusay na paghalo ng lupa dito sa ating nilagyan ng ating plastic pots na petchay na kondisyon na kailangan na regular ng pag-aabono na maaaring maging silang magbunga o magbigay ng mga dahon na malulusog para sa ating pag-aani. Mayroong dalawang uri na pamamaraan sa pag-aani ng petchay. Ang unang pagpipilian ay ang cutting o tinatawag na pagpuputol lamang sa mature na mga dahon. Katulad nito, mature na siya kasi pang urban gardening lang natin ito, putulin natin para muli po siyang lalago at magkakaroon ng dahon. Ibig sabihin, hindi po siya natin bubunutin. Ang pangalawang pagpipilian ay ang paghila. Katulad dito, hihilain, paghila ng puno nito ng buong halaman mula sa lupa. Ngunit, kapag pinili mo ang unang pagpipilian, iminumungkahi ko na gamitin mo ang pangalawang pamamaraan kung ikaw ay nasa isang bukirin. Pero kung dito lamang sa urban gardening, iminumungkahi ko naman ang nasa unang pamamaraan, ang pagpuputol lamang or pag-cutting ng ating mga dahon. Mga karagdagang tip. Ang mga dahon ng petchay ay madaling maapektuhan ng peste. Tulad nito, peste. Nga katulad ng mga leaf miner or flea beetle or pulgas ang umaatake sa ating mga dahon. Sa kabutihang palad, madali silang mahawakan gamit ang karaniwang organikong pestisedyo. Karaniwan tayong bumibili ng mga organikong pestisedyo mula sa mga tindahan na pang-agri. Or pwede rin tayo gumamit ng mga solusyon na gawa sa ating canola oil, dishwashing soap at saka tubig na ipaghahalo natin. So, ganun po ang mga pamamaraan ng ibang mga hardinero. Pag malakihan na po ang hardin, nasa bukirin na po, syempre gumagamit po sila ng mga pestisedyo. Pero pag dito lamang sa ating bakuran, pwede tayo gumamit ng mga solution, for example, dishwashing soap, canola oil, gaya ng nabanggit ko, na ipaghahalo lamang sa tubig para maging safe ang ating pagkain. So, ang petchay ay isang magandang halaman sa mga nagsisimula na mga hardinero katulad ko. Kasi ako po ay may pangarap na magkaroon ako ng Agador Farmland pagdating ng araw. Itong ginagawa ko po ngayon ay ito lamang po ay isang training ground kung papaano ko mamamanage or maaalagaan ang aking mga halaman katulad ng petchay, kangkong, talong, ampalaya at iba pa. So, madali lang silang umunlad ang ating petchay sa isang kondisyon ng tropical na panahon at hindi nila kailangan na nabibigo na magbigay ng maghahangad ng mga hardinero. Basta sa mga tropical na lugar, madaling tumubo ang ating petchay. At yan muna po ang ating mga update sa ating halamanan ngayon.
sa ating urban gardening. At don't forget to subscribe my YouTube channel, Agrikultura. At shoutout ako dyan sa ating mga viewers from Los Belinda, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa buong mundo. Maraming salamat po. God bless us all.